Right. Low sound check. Low. Rinig ako dyan sa Google. Rinig ako sa Google. Okay. Okay, so, yan. Happy Lord's Day po ulit sa lahat. Ayan. And this is the last Sunday of July. And, lapit na, no? Then, so, ngayon, we will discuss the duties of Christian fellowship. Dito na tayo sa rule number 6. So, okay na ba lahat? Ready na tayo? So, yun. Bago tayo mag-start, I invite you to for a prayer. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, salamat po sa iyong probidensya, Panginoon, na kami pinagsama-sama mo, pinagtipon-tipon mo, Panginoon, para pag-aralan ng iyong salita. Salamat po sa gabi, sa umagang ito, sa panambahan namin, Panginoon, na kami ay patuloy na makakapaglakad sa inyo, Panginoon, mag-aaral lang yung salita. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong patnubay, ang iyong katalinuhan, Panginoon, upang kami makaintindi, upang kami, Panginoon, ay mabago ng iyong salita. Salamat po sa kapahayagan ng iyong ebanghelyo, Panginoon, na kami ay patuloy nagbebenepisyo nito na bilang isang papasok sa isang pagiging isang simbahan, Panginoon, makita namin ang aming mga tungkulin bilang isang miyembro o individual, Panginoon, sa aming simbahan o sa iyong katawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kaya sa amin, sa inyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun, good morning and happy Lord's Day ulit sa inyong lahat. So, yan, nakakamiss na ano, makita kayo sa isang buong linggo na patuloy tayong nag-grind, tumataguyod sa kanya-kanya nating buhay. Nandito tayo, pinagbuklod tayo ng Diyos na pag-aralan yung salita niya. Kaya ang ganda na ito dahil kakatapos lang namin nung kagabi, no? Sobrang in-evaluate ko yung sarili ko and napakarami na nakaka-miss sa isang sa simbahan na to, lalo na papasok tayo sa covenanting. So itong rule number 6 na ipasa naman na sa inyo, yung soft copy or yung ating outline, mababasa naman natin to. Ito, i-main lang natin to, napaka saglit lang nito. Then ito is napaka halaga ng part na to, rule number 6 sa inaaral nating duties of Christian fellowship. So babasahin ko na yung rule number 6. Sabi dito, believers should engage in frequent spiritual conversation for edification according to the measure of their gifts. So, mamaya i-discuss natin yung mga verses, yung mga references na verse. And i-review lang natin, no? Dahil yung etong 6 na to, ito yung isa sa mga duty natin patungkol walking in fellowship with respect to other believers o ating mga brethren. So, yung part 1, natapos naman na tayo doon. Yung respect towards pastor. So, kagandahan nun dahil binuild muna yung ating respeto, binibuild muna o ini-establish muna yung ating respeto sa offices ng pastor. Dahil bilang isang brethren or ating pastor na tumatayo, malaking bagay din naman na kailangan nating respetuhin o sa ating fellowship, ating paglakad sa isang simbahan, ma-establish din natin to, yung ating rule or ating duty towards naman sa mga kapatid natin, brethren. So, yun, ito na yung mga verses natin. Sobrang saglit lang to dahil kung mababasa naman natin bakit
bakit inilagay itong mga verses na ito, ito yung sumusuporta doon sa rule number 6. Kaya kung mababasa natin sa Malachi 3:16, basahin ko na, then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and looked, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. So dito mababasa natin, nag-reference ako sa ano, sa reference sa study Bible ni John Mark. So in a sense, meron talagang mga kahalagahan itong mga study niya. So dito sa Malachi 3:16, makikita natin yung sinasabi ng rule number 6, to encourage the godly remnant. So nakita natin dito yung sinasabi rito, those who feared the Lord spoke with one another. Sa panahon na to, meron na lang iilan na mananampalataya. Kaya ang sinabi dito, to encourage the godly remnant, few people of God, dun sa context ng Malachi 3:16. So towards future reward, ito yung salvation, reign with Christ. So kaya nung sinabi rito, remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. So dito binabanggit na kailangan nating encourage ang mga kapatid natin. Even ngayon, makikita naman natin in our reality sa church natin, ang dami natin dati. So, sa biyaya ng Diyos, dahil alam natin na ang Diyos ang siyang pumipili, salamat sa buhay ng mga kapatid natin na natili at nagpapatuloy. Kaya ang sinasabi rito, to encourage the godly remnant, a few people of God nitira, towards the future reward. So ito, gasgas na, pero madalas ito yung kinakalimutan natin. Kaya usual, minsan makakaramdam tayo ng pagod. Yung pagod na kung saan wala ka ng kasama, ang dami mong kasama in the first place, pero makita natin yung sitwasyon natin, paunti tayo ng paunti, pero hindi. Ang reward natin in the future is to reign with Christ. Yung kanyang future, ang ating future reward. So, yun yung sinasabi from Malachi 3:16. And dito naman sa Job 2, verse 11, basahin ko na rin. Now, when Job's three friends heard all this evil that had come upon him, they came each from his own place. They made an appointment together to come to show him sympathy and comfort him. So dito naman, makikita natin yung act of comfort and commiserate with him in his pain. So yung commiserate, yun din po yun, yung sympathy. Express all the traditional gestures of grief. So yung sympathy kasama po yun dun sa ating conversation, yung ating duty. And makita natin dun sa book ni Job, no, yung nangyari sa kanya. So even may mga iba pa tayong ma-discover dun sa book, dun sa naging respond ng mga friends niya. Pero makita natin dito yung ano, yung sense of sympathize yung ating mga brothers and sisters. So, dito tinuturo, kaya sinamat po sa mga references, yung ating act of comfort and sympathy. So, dito naman tayo sa Ephesians 4:29. Yun. Sabi dito, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasions, that it may give grace to those who hear. So dito ina-address yung mga unwholesome words, no, yung
sa sulat ni Paul sa mga taga-Epeso, ina-address ni Paul yung mga unwholesome o yung hindi nakakatulong sa mga kapatid. So yung mga corrupting words, sabi nga rito, na Paul, language of any sort should never pass a Christian's lips because it is totally out of character with his new life in Christ. So, sa ating pakikipag-usap sa mga brethren, medyo may kabigatan to dahil lahat tayo rito, guilty. Ako, personally, nakikita ko to na may mga lapses ako na, pagka may mga gathering, pag-uusap, di natin naiiwasan. Pero, makagandahan dito, nakukorek tayo. So dito, inelaborate ni Paul kung ano itong mga unwholesome na to. So, ito naman is not necessarily crude jokes, mga coarse jokes lang, no? Pero ito yung sinabi ni Paul sa Colossians 3:8. In-address niya dito, yung dinistinguish niya, kinantify niya, yung unwholesome talk. So, basahin ko yun dito sa Colossians 3:8. Ito yung sinabi niya sa Colossians 3:8. But now you must put them all away. Yung sinasabi yung unwholesome talk. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. So, dapat, wala talagang puwang sa isang Kristiyano o sa isang kapatid natin na sa kanila magmula yung slanderous, wag sa kanila yung hatred. So, kasi nakakahiya sa Panginoon na tayo niligtas ng Diyos tapos hindi tayo mapagkitaan ng ganitong tapos napagkakakitaan tayo ng mga ganitong mga bagay. So dito nawa tayo dito makorek tayo. Correction for everyone na madalas nangyayari sa isang church, sa dati naming church actually, sa charismatic. Biyaya na lang din ng Diyos kami ay niligtas doon. Dahil sa mga bawat pag-uusap, ay may kalakip na backstabbing. May mga ganun eh. Kasi hindi natin may iwasan yun sa mga ungenerated or sabihin natin hindi talaga alam ang gospel. So, sa mga nakakaintindihan ng gospel, kung bakit tayo niligtas ng Diyos, sana naintindihan din natin to. Kung bakit in-address ni Paul yung bagay na to, unwholesome talk. Kasi nga, it damage the church. It will damage the body of church. So, sana hindi na mapagmulan sa atin, wag natin gawin bilang isang Christian na makita sa atin yung ganitong mga bagay. So, Christian speaks should be instructive, sabi dito sa Ephesians 4:29. Christian should be instructive, encouraging, uplifting. Even when it must be corrective, dapat pwede rin yung gano'n. So, hindi natin inaalis yung pagiging corrective. Kung meron tayo nakikitang mali, hindi tayo tinuturuan ng Bible na maging passive when it comes to truth. Ito yung sinabi ni Paul. And suited for the moment. Ganyan yung sinabi dun sa 29. Hindi siya yung biglaan na lang nating kaya ang kahalagahan sa ating pag-uusap, timely yung ating mga discussions or mga sinasabi. So, actually, durog talaga ako dito. Kaya siguro binigay sa akin ni Brother Art. pero nakakahiya sa Diyos, no? Kung hindi tayo babaguhin itong salita. Nakakahiyang umarap sa mga tao, hindi lang sa mga congregation. Nakita natin, tayo ay nagde-declare na tayo for Christians. Pero mapagkitaan tayo ng ganito. Sana tayo yung maging example ng mga bagay na to. Na tayo yung mismo ang nagbibigay ng encouragement sa mga kasama natin, sa ating mga brother. Nag-a-flip sa kanila. Kaya nga minsan nakakatuwa, makita natin yung mga kapatid natin, yung mga close relationship natin sa family.
Kahit magkakaaway ang mga yan, pero pag may kumanti sa kanila, nagkakasama-sama sila. Sana ganun tayo, no? When it comes sa enemy of faith, nagkakaisa tayo when it comes sa defending. Diba? Pag may bumabagsak, dapat nandun pa rin tayo. Yun yung design ng pamilya. Tinuturuan tayo magkaisa sa katotohanan. So, ito pa yung sa Colossians number Colossians 4. Forward tayo dun sa isang reference. Colossians 4:6. Sabi dito, "Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how to ought to answer each person." So, sabi, to speak what is spiritual, wholesome, fitting, kind, sensitive, purposeful, complementary, gentle, thoughtful, loving, ay truthful, loving, and thoughtful. Kaya pagka inan natin to, no, pagka inelaborate kasi to masyadong mabigat. Kasi normally hindi naman tayo ganito, by default talagang we're hostile to God, pero binibigyan tayo ng kaparaanan ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral sa means of grace, kaparaanan ng Diyos, tayo matuto. Tayo yung makapag perform. He is enabling us sa ating sariling galing, di natin to kaya. Sobrang kapag kinalify natin tong sarili natin, sabog tayo lahat. Pero salamat sa Diyos dahil andyan siya, kinokorek niya tayo, and by instructing His word, tayo tinuturuan to act what is right, what is holy to God. So, sinabi rin dito, always be gracious, seasoned with salt. So, in-emphasize yung salt. Ang alam natin, pag sa salt is not only for flavoring, hindi lang siya pampalasa, but also, yung salt is to prevent corruption, yung ating decay. Iniiwasan ng asin, o pinaprevent ng asin ang pagkabulok ng ating human nature, ng ating kabulukan, ay pinaprevent niya tayo doon. Kaya sabi dito, purification influence with the decaying society of the world. So marami tayong na-adapt, no? Hindi natin napapansin, marami tayong na-adapt ng mga conversation, yung mga banat galing sa ibang sa mundo na hindi natin napapansin, hindi siya angkop pag in-apply natin sa church. So, isang warning sa atin yun, no? May isang paalala. Makita natin na yung mga bagay na yun, kailangan, kaya nga sinabi dapat na angkop occasionally yung ating mga binibitawang salita. So, kaya pa? Ano natin? Tuloy natin. O, sige. Ephesians 5, sabi dito. Ephesians 5:4, sabi dito, "Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking." Ito na naman. "Which are out of place, but instead, let there be thanksgiving." So, sabi, "These such things are destructive of holy and godly testimony." Naalala ko, merong isang artista, no? Ano naman siya? Kagalang-galang naman siya. Pero, when it comes sa, kasi pagka komedyante ka or something na, ano ka, madadala mo yun, eh. Yung testimony mo as, ano, yung respect na apektuhan. So, even na humingi ka na ng respeto, napakahirap nun. Dahil, sa salita mo pa lang, yun na yung nagiging batayan nila kung paano kanila respetuhin. So, sa isang Kristiyano, dapat mapagkitaan din tayo ng karespe-respeto ng mga bitawan, mga salita. So, dun, minsan kasi ang mga tao, kahit unbeliever, dun nila binabase yung isang tao kung paano nagsasalita yung tao. Kung paano nagsasalita yung ano. Kung minsan, pag tinitignan lang natin, kagalang-galang yung pagsasalita niya, hindi mo siya pwedeng bitawan ng mga ano lang, eh, no? Yung mga pabalang na salita.
Sa atin sana ganun din tayo, no? Yung ating pagiging pakikitungo, ating pakikipagsalamuha. Okay. Pakikipagsalamuha sa bawat isa ay ma-build natin yung ating respeto. So, should be replaced an open expression. Dapat ma-replace itong mga foolish talks or mga crude jokes in expression of thankfulness to God. Yun yung sinasabi ni Paul din sa Colossians 3:8. Reference lang din natin yun dun. So, and dito sa 1 Thessalonians, text tayo, 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another, build one another up, just as you are doing. So, alam naman natin yung Thessalonians, kilala siya sa mga faithful, kilala sila bilang mga tapat na tagasunod ni Kristo. Kaya, ganun pa rin, it is a self-explanatory verse kung bakit natin kailangan magpalakasan, kung bakit natin kailangan sa ating mga pag-uusap ito ay encouraging, nagbi-build up sa bawat isa. So, mahirap din naman na nakikipag-usap tayo ng ano lang, na wala tayong makukuha, no? Wala tayong may babaon pauwi. So, ito, isa pang natin, sa Hebrews 3:13, sabi dito, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by deceitfulness of sin. So, dito sinasabi din ng author ng Hebrew na kung bakit kailangan natin i-exhort or i-encourage yung bawat isa. Encourage one another day after day. Kung hanggat maaari eh, bawat araw o bawat paglipas ng araw ay na-encourage natin ang ating mga kapatid kahit medyo malalayo tayo. Kagandahan nga nito dahil marami tayong means or marami na tayong kaparaanan. Nandiyan na yung mga GC. Nandiyan na yung mga ginagamit ng Diyos kaparaanan. May mga video calls, may mga tawag, may mga chat na. It's because pwede rin natin magamit to encourage one another kahit malalayo tayo, no? Pero isang sa mga ano natin, mamaya madidiscuss na natin to, yung ating intentions to encourage one another sa bawat araw. Kasi ilang araw eh, sa isang linggo, 7 araw. Ilang araw lang tayo madalas nakikita, minsan twice, minsan isa lang, no? So, mahalaga sa atin na sa paglago natin bilang mananampalataya sa spiritual life natin, patuloy tayo nakaka-receive ng encouragement sa bawat isa. Kaya naalala ko yung meeting ng men, together with ARBC, napakagandang pakinggan na yung bawat isa sa kanila. May mga random visits sa mga kapatid nila. Pag alam nilang may kailangan silang punan na hindi nila kayang punan or hindi nila kayang sagutin, nandiyan yung mga kapatid, pinupuntahan nila. Nalala ko si Brother John Paul, pag may mga concern siya regarding sa kanyang mga sa trabaho, regarding sa authority ng mga nakakataas sa kanya, lumalapit siya eh. Nakita niya yung effort to encourage yung para ma-build yung kanyang sarili or magkaroon ng ano ng learning, nag-increase yung kanyang knowledge. Ganun ang ginagawa. So sana no dumating tayo sa punto, yun yung mag-encourage natin na maging umasa tayo sa isa't isa. Hindi lang sabihin natin nandiyan naman ang Panginoon, eh. Nandiyan naman ang Diyos. Pero ano yun, malaking part ng kaparaanan niya, yung physical, nandyan yung kapatid mo, yung physical, mag-encourage sa'yo. Yan yung bibigay sa'yo ng encourage. So sabi rito,
Sabi pa ni John Mark, sabi dito sa isang study niya, this individual accountability and corporate responsibility are intended in this admonition or warning. Kasi yung warning na to, yung sinasabi ng author ng Hebrew, yung warning when it comes to hardened. Hardened, ano yung hardened? Hardened heart. Yung naalala natin yung kay Piero, alam natin na matigas talaga yung puso niya. Ano yung katigasan ng puso niya? Towards hostility, towards God. Yung warning ng Hebrews is to prevent us from hardening our hearts towards the gospel. Baka mamaya, dahil ina-isolate natin yung sarili natin, hindi natin alam, kinukultivate natin yung pagiging, yung katigasan ng ating puso towards the gospel. Kaya sinabi rito, responsibility are intended in this admonition or warning to prevent us in hardening heart or yung rejection, repeated rejection of the gospel. Mahirap, nakakatakot sa isang Kristiyano na sabihin natin na tagasunod tayo ng Kristo pero hindi natin napapansin, no? Ina-harden na pala natin yung heart natin. Inaalaw natin ang ating sarili na tumigas ulit. Kasi pinalambot na nga ito ng Diyos eh. Dapat mahiya na tayo. Kaya ngayon sinabi niya, sinabi ng Hebrews, that none of you may be hardened by deceitfulness of sin. So, doon nag-start yun. Yung sin, ina-harden yung heart natin. So, lalo na kapag hindi tayo nag-e-effort to encourage one another, delikado. Kaya, sa mga kapatid natin, no, once na hindi na tayo nagsasalita, hindi na tayo hindi na tayo nagbibigay ng encouragement sa sarili natin, sa mga kapatid natin, evaluate natin yung sarili natin. Baka meron tayong problema. Baka may mga nami-miss out na tayo. So, mga reminder to, no? Kaya napakabuti na usisain natin yung bawat verses. Kaya sabi dito na tayo sa second, sa next part na tayo, Jude 20. Sabi dito sa Jude 20, build yourself up in the most holy faith. Pray in the Holy Spirit. So, sinasabi naman dito yung building up of the most holy faith. Ito yung, actually, ito, privilege na to sa atin na tayo yung nakakadulog sa Diyos sa kaparaanan o sa pamamagitan ni Kristo o pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Inopen yung access natin to God, na tayo nakakapanalangin, nakakalabas tayo ng stress, pero nakakalabas tayo ng ating mga ano, hinaing. Pero hindi lang din yun, yung sinasabi rito. Sabi rito, this is a calling for us to pray consistently in the will and the power of the Holy Spirit. So, may mga bagay, may mga kapatid din tayo, no? Na akala natin hindi sila functioning sa church. Pero makita pala natin, in their private life, sila yung mapanalangin. Pinapanalangin pala tayo nitong mga to. So, kailangan natin din ipagpasalamat yun, no? May mga taong mga ganito na hindi sila vocal sa church. Pero sila pala yung mga, ano, mga prayer warrior. Pasok ba? Na mga ano, sila pala yung mga nananalangin sa atin. So, kailangan din natin to, no? Ini-encourage tayo sa Jude 20, no? Na manalangin consistently in the will and the power of the Holy Spirit. So, kagandahan nun dahil salamat sa biyaya ng Diyos, salamat sa kanyang banal na spirito, tayo yung nakakadulog sa kanya. Then, ito na yung isa sa mabigat na part, no? Sa Hebrews 10, sabay-sabay natin basahin to. Hebrews 10, 24 to 25, basahin natin. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, at
as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, napakalinaw na sinasabi ng author ng Hebrew. That is a call to gather together, not forsaking our own assembling. Hindi lang tayo basta nagsasama-sama. Pero ang sinasabi dito, but this is the collective. This is a collective and corporate worship that is a vital part of spiritual life. So, akala natin, no, yung ating pagsasama-sama ay katulad lang ng mga makabundong paggagather, pagsalo-salo. Hindi. This is a corporate worship na yung bawat isa nakakapagpalakasan gamit ang ating mga salita na galing din sa Diyos, nakakapagpalakasan tayo. This is a vital part ng spiritual life natin. Kaya sinasabi ng iba na kaya napaka-hipokrito na sinasabi natin sa Diyos, nananalangin tayo sa Diyos na palaguin tayo niya, na nananalangin tayo sa Diyos na Lord, palaguin mo ako, pagtibayin mo ako. And yet, we're not interested to meet together. Nakakalungkot na makita natin yung ating mga maging confession natin na tayo'y palaguin ng Diyos pero wala tayong interest makipagkita sa mga kapatid natin. Kaya malinaw na sinasabi ng Hebrews 10:24, yung meet together, hindi lang yun makipagkita or sinasabing magsama-sama tayo for a nonsense. Hindi tayo tulad ng mundo nagsasama-sama tayo for our own desire or on a carnal way. Tayo'y inuutusan ng Diyos na magsama-sama para magpalakasan, mag-encourage. Ang ating pagsama-sama, kasama siya sa mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Na yung pagsama-sama natin ay ginagamit ng Diyos upang tayo palakasin. Kaya walang sino man na Kristiyano na pwedeng magsabi na okay na ako mag-isa. Hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na okay na siyang mag-isa o mag-a-isolate siya. Wala tayong rason para mag-isolate sa sarili na kaya nating mabuhay, kaya nating mag-grow. Kaya ko na to. Walang dapat isang Kristiyano magsabi na kaya ko na to. Kaya ko na mag-isa. O napaka-delikado. Sana wag nating isipin na ganun. Responsibility ng isang Kristiyano na makidulog sa mga sama-sama, pagtitipon, upang magpalakasan. Kaya sana ma-remind tayo when it comes sa Hebrews 10:24-25, yung ating gathering is napaka-solid solid part ng isang spiritual para sa spiritual life ng isang Kristiyano. So last two, no, makikita natin yung dalawang reference, Acts 18:26. When Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately. So sa Acts 18:26, ito yung istorya nung church from Corinth na yung dalawa sa kanilang mga kapatid sa Corinto ay nagkakaroon ng alitan. So ang ginawa ni Paul dito, ang ginawa rito ni Paul, pinagkaisa sila, pinagkasundo sila to reconcile to God, hindi lang para matapos yung hidwaan, because it is a design of God, mag-harmonize tayo. Hindi tayo pwedeng sa isang church ay magkakaiba tayo ng pinaninindigan. Kaya nga naalala ko yung teaching ni Brother Jesh, hindi pwedeng magkakaiba tayo ng pinaninindigan when it comes in our confession sa faith. Sa isang church ang dami, no? May Presbyterian, may ang hirap nun. May Presbyterian, may
may baptist, 'di ba? Tapos may dispensation na. Ang hirap siguro. Makita natin yung isang church may iba-ibang confessional. Kaya sa pagtayo natin bilang bilang pagpasok sa isang church, dapat iisa tayo, mag-unite tayo. Tulad nung ginawa ni Paul, kung paano niya pinagkaayos ang mga kapatid niya sa Corinto. Then, dito na tayo sa 1 Corinthians 12, 7. Ito na yung last. To teach is given the manifestation of the Spirit of the common good. Ganda nito sa Tagalog. Sabi rito sa Tagalog. Sabi rito sa Tagalog, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ulitin ko pa ba? Napakalinaw na dapat ang isang Kristiyano ay mapagkakitaan ng mga buongan na ito. Na magpalakasan, isa sa mga gift natin o kaya yung sinabi rito according to the measure of their gifts. Baka ni ilan sa atin, alam natin magagaling, mga matatalino, mga marurunong talaga. Sana magamit natin 'yon mapagkakitaan sa atin, no? Dahil sa kabahagi noon yung ating pinagkatiwala sa atin ng banal na espiritu ng Diyos na tayo mag-function. Kaya naalala ko yung huling hymnal natin last week. Ang ganda nun, yung pinaka-stanza nun, yung serve and work within the body. Ano ba yun? Saan ba yun? Ay, ito. Ay, ito, sakto pa. Ulitin ko, tingnan, basahin ko. Serve and work within the body. Ayos to, no? Never independently. Walang masabing, ano siya, mag-isa. So, ito yung pinakang part na maganda rito. As the members of the body functioning relatedly. Napaka-self-explanatory nito, bagay na to. Na dapat, sa pagiging isang, pagiging kabahagi ng isang katawan, ay mag-function tayo relatedly sa ating pagkatawag. Kung tinatawag tayo ng Diyos to encourage one another, ay mag-function tayo. Diba? So, yun. Dito na tayo sa explanation. Sinabi niya dito, that men who are not solemnly called and set apart to the office of public ministry might yet possesses useful gifts. For teaching was mentioned before. Kaya yung kanina mga diniscuss natin, that a church should not make use of such gifts in an orderly way according to the rule and custom of the church would be to hide a talent given to be used and profited from. It is obvious that every person should make every effort, mag-effort daw tayo, to contribute and add to the culture and knowledge of his or her family. Kung sa pamilya natin, madalas nagpa-function tayo. Kung tayo ay kuya, dapat mag-function tayo sa kuya. Kung tayo yung breadwinner, nag-function tayo as breadwinner. Kung tayo yung tatay, dapat nagpapakatatay. Kung tayo yung nanay, nagpapakananay tayo. Kung paano tayo nagpa-function sa family, dun sa ating physical family, dapat ganun din tayo sa ating church. But it is just and obvious as that we should labor to do so in church also, the family of God. Malinaw ba yung explanation? The scriptures given above show this, particularly with respect to the gifts, prayer, exhortation, instructions from the word, and encouragement. The fulfillment of this duty of mutual edification is an obligation upon believers. So yung kanina, di ba, ang dami nating mga so yung mga elements ng ating conversation, may mga prayer, encouragement, instructions, yung pag-exhort, yung mga teachings, kasama yan sa mga conversations natin. So yan dapat na natin, na ipamamalas natin sa ating simbahan.
Dapat ito ay maging obligasyon natin. Makita natin to as an obligation bilang mga mananampalataya. Kaya itong mga to, sinabi rito, yung ating duty, our daily duty for conversation must be, sabi dito, number one, ordinarily. Ito, kaya ito yung mga references kanina sa Ephesians 4:29, Hebrews 3:13, believers in their ordinary daily discourse ought to be continually mentioning to the Lord in helpful, profitable conversation and not waste the opportunity with foolish, light, frothy words that are out of place. So pag sinabing ordinarily, or sa ano niya, synonyms niya is usual. Pag sinabing as usual, dapat tulad ng nakasanayan. Ordinarily, dapat ito, kasi kinakasanayan na natin itong mga bagay na to. Yung ating pag-encourage, ating pag-build ng bawat isa is dapat ordinarily sa atin. Dapat karaniwan sa Tagalog. Karaniwan sa isang Kristiyano mapagkitaan ng mga ganitong bagay. So, pangalawa, ordinarily. Occasionally. Sabi doon sa Luke, ay yung kanina, Luke 24:14, sa Malakay 3:16. Ito naman yung sinasabi occasionally, paminsan-minsan, dahil alam natin, yung tinutukoy dito occasionally, yung mga disagreements. May mga disagreements usually, yung nangyari sa Corinto, hindi naman laging nandun yun. Hindi naman daging may mga pag-aaway, ay mga pagtatalo, o may mga pag hindi pagkakaintindihan, may mga disagreements. Hindi laging may ganun. So, dapat na pag-uusapan pa rin, na pagkakasundo, nire-reconcile, problem must be resolved, and reconcile, disagreement must be addressed. Naalala ko yung isa sa mga sharing din namin sa ARBC, hindi natin to ina-avoid, kumbaga hindi tayo, hindi natin to, kumbaga, hindi tayo allergic, dapat hindi tayo allergic sa mga ganitong ano, kung may mga disagreements, hindi tayo dapat ano, makapag-react tayo ng tama, makapag-function tayo ng tama. No? Response tayo ng tama sa mga ganong issue. Pag may mga disagreements, dapat ina-address yun. So, yun. And yung third part is a by special meeting. Sabi rito, by a special meeting appointed for prayer, instruction from the word, sabi doon, sa Acts 10:24, Acts 12:12, sa Job 2:11, yung kaninang binasa natin, Ephesians 5:19, sa James 5, sa Jude 20, yun yung mga naging ano doon, mga references. 1 Thessalonians 5:14, this would be an additional church meeting, specially called for increasing of knowledge, love, experience, and improving of gifts of the church, with everyone contributing to the building of the tabernacle. So yung kanina mga sinabi ko, yung mga closest friend, yung mga closest circle, naalala ko din yung sa sharing, yung ginagawa dun sa, yung madalas na ginagawa sa ARBC, yung mga special meeting na minsan bibisita si pastor, may mga pastoral insights, mga ganun, yung ginagawa nila, yun yung mga special meeting na ini-increase yung ating knowledge in our faith, ini-encourage tayo ma-build yung ating pagkakaligtas. Ganun yung mga isang mga ano, yung mga isang design ng ating mga conversation. Nalala ko yon yung sinasabi rin nila Brother John Paul, may mga ano sila, may mga small group of people, mga circle of people na nilalapitan pagka may mga question sila, may mga gusto silang ilinawin. Yun yung mga special meetings magagamit natin within the conversations. So Christians should have accountability circle. Christians should have an accountable circle of people to talk
and it may be a small group or accountable people to build up increasing knowledge to God. So napakalinaw nun. Hindi natin kailangan mag-isa. Hindi natin kailangan i-isolate yung sarili natin. Pag nahihirapan, pag may question, pag sa mga inaaral natin, may mga questions tayo, punta mas ganito. Kaya naalala ko yun, sinabi ni Brother John Paul sa ARBC. Pag may mga area siya ng buhay niya na hindi niya gamay, pupunta siya doon sa mga master. Mga na-master yung mga ganitong area. For example, sa work, may napoprospect kayo, magaling talaga sa work to manage the work. Punta mo si ganito. Advice. Seek advice. Kausapin mo ano yung pwede nating makita doon, encouraging. Isa sa mga nakikita natin yun. Dapat yun yung maging target ng mga conversations. Tapos pagdating sa family, may magagaling sa family. Puntahan mo. Ano yung mga pwede mong makuha? Ano yung pwede mong matutunan from that person, yung mga kasama natin? Baka minsan kasi mas pag may nakikita tayong mahina tayo, search tayo sa Google kung sino-sino inaano natin. Kung sino-sino nilalapitan natin. Wag natin gawin yun. Sana doon sa loob ng simbahan, doon natin tignan, doon tayo maghanap kung sino yung pwede nating lapitan when it comes sa mga area na mga kulang tayo. Okay na? So, doon tayo sa conclusion. Conclusion na tayo, bago na tayo matapos. Sabi rito, let all useless talk be put away then. The time is short and the days are evil. Let us be convicted that we have neglected so many previous opportunities of growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ and of doing good to one another. Let the rest of the few and evil days be spent in living for Him who died for us. Be not conformed to the world, to this world, or to the people of this world. So, malinaw naman sa atin, no, yung ating yung conclusion ibinigay ni John Owen. Marami tayong na-miss out. Pero ito yung opportunity natin, i-discuss sa atin ang ating duty sa bawat isa in respect sa ating mga kapatid. So, yun, doon na tayo nagtatapos sa ating discussion, sa ating lesson. So, open na po yung ating discussion sa ano. So, babasahin ko pala, meron tayong discussion questions. Sabi rito, sa number one, does John Owen mean that there is no small talk between Christians? Yun ba yung pinapatukoy ni John Owen na yung pagdating sa small talk? Sabi naman dito sa number two, what are the motives that keep us from the kind of spiritual conversation that he is describing? And sa number three, how might this obstacle be overcome? So, yun. Open na po yung ating discussion. And kung may mga insights or questions, tatry natin sagutin. And andyan naman si Pas. Tutulungan tayo ni Pas. So, malinaw ba? Mabigat? Ako, nabigatan ako eh. So ulitin ko lang, no, yung questions for consideration or discussion. So number one, does John Owen mean that there is to be no small talk between Christian? So ang ibig bang sabihin ni John Owen wag na tayong dapat walang mga small talk o mga small discussions. Yun sa mga sinasabi niyang mga reference na binasa natin kanina. Yung mga regarding sa mga evil thoughts, evil talk, useless talk, yun ba yung tinutukoy o pinupunto ni John Owen doon sa questions? What are the motives that keep us? Ano yung dapat na motibo natin that keep us from the kind of spiritual conversation
That is describing. Ano yung dapat na maging motibo natin bilang isang Kristiyano para tayo mapanatili sa mga usaping spiritual na tinutukoy doon. So, yung pangatlo, how might this obstacle, paano natin malalagpasan yung mga obstacle? Kasi, sa ngayon, maano tayo, di ba? Maharap tayo sa covenanting. Haharap tayo, papasok tayo sa covenanting and nakita natin yung ating mga sitwasyon. May iba na parang it may discourage us dahil sa dami natin dati. Ngayon, ito na lang tayo. So, may mga question po? Malinaw ba? O may mga naguguluhan? Sana malinaw. Insight. O, sige, sa insight. Pwede tayo mag-insight. Insight. Open tayo sa insight sa mga nasa Gmeet. Pwede tayo mag-share ng insight or question dyan sa Gmeet. Grabe si Brother Owen, no? Si Father. Father of Faith. Hello? Hi. Insight lang. Insight. And thank you, Kuya Peach, sa pag-share. Tulad mo, ang sakit din habang pinakikinggan yung mga shinare mo po kanina. Kasi, personally, kapag inaano ko rin yung sarili ko, hindi ako ganun ka active when it comes to yung parang pagpa-participate in our church. Hindi pa tayo church. Under process of covenanting. But, ayun, na ano lang ako dun po sa sinabi mo na matuto rin tayong umasa sa iba. Kasi, may mga times talaga na ayun nga yung yung beauty ng church. Kasi hindi tayo, sabay-sabay na na parang okay lahat. May mga times talaga na yung iba hindi. And yung iba, okay. Kaya, pag sa mga ganong pagkakataon, andun yung, yung encouragement na makukuha mo sa iba kapag ka nandun ka sa mga, lowest times ng buhay mo. And maganda rin yung mga, yung dun sa Hebrews yung sinabi na encourage daily as possible. Kasi, ang daming talagang means actually. Kaya nga pa lang sabi mo, GC, di ba? Ano ba yung mag-share ka ng verse na nabasa mo or your devotion sa araw na yon or mag-share ng prayer request na pag nag-share kasi tayo ng burden sa iba, encouragement din yun sa iba na, may umaasa sa akin. May ganong instances na hindi lang laging ikaw yung parang sila yung aasa sa'yo. And malaking rebuke talaga siya kasi personally parang ako umasa lang din talaga ako dun sa mga iba na grabe mag-encourage, grabe anong mga musta na dapat ako ginagawa ko rin yun kasi gusto kong maging parte ng isang simbahan. Meron tayong duties na kailangan gawin. Bakit ba ako nandito? Para lang ba umupo at makinig? Para lang ba makinabang sa kung ano yung narinig ko? Kailangan ng application. And pag tinitingnan ko yung sarili ko, hindi pa ako ganun ka yung parang wala pa akong application when it comes to that. Kaya yung duties na yung encourage, yung maging active tayo when it comes to talks about God. Kasi sa isang buong linggo, ando tayo sa mundo. Tapos, syempre, hindi naman yung mga talk about that, hindi naman ganun ka-encouraging, di ba? And minsan lang talaga natin makasama physically yung mga brothers and sisters. Make every effort na i-take yung opportunity na yon to encourage one another na hindi lang nagsasama-sama tapos walang kwenta yung pinag-uusapan, di ba? Pero yung ini-encourage natin yung bawat isa sa salita ng Diyos. Kaya thank you po sa pag-share nun. And
sana sa process natin ng covenanting, paunti-unti, ayun, ma-apply natin siya na dumipende sa iba tayo bilang simbahan kasi ano, ganun tayo ano ginawa, ganun tayo, yun yung ano design ng simbahan. Kaya maraming salamat po ulit sa pag-share ko yun. Thank you, sis. So, you know, sino pa po? Yung questions or insights, pwede natin natutunan natin. Wala na? Walang tanong? Para i-close na natin. Para ayaw yung... Wala na magtatanong, no? Ah, si RG. Sige. Insight. Una yan, thank you Kuya Pitch sa labor, pag pitch na itong and ano eh, yun, nakaka-rebuke at the same time niya. Sabi mo durog na durog, no? And we are guilty of it. Yung insight ko lang with this, no? Since yung tinatopic dito is yung pag-share mo ng gift on your sa kapatiran. And naalala ko yung na-discuss namin ni Paz dati to, yung sa men, yung regarding sa pag-share, especially with the insights, no? Kapag alam mong sa insight natin, so pag nag-insight tayo, pag review, ganyan, yung part pala, tanggalin natin yung hello, yun. Hello, yun. Hello. Narangang mo pala, bro. Hello, yun. Yung na yung naiya ako mag-share, ganyan. Naiya ako mag ng insights ko. Nakakatulong eh. Kapag every time nag-share tayo ng insight natin, hindi lang siya mag-benefit siya sa kapatiran eh. Nakakatulong na baka hindi alam to hello, yun. Even yung mga questions na alam naman natin yung sagot pero for the benefit of others. Napakalaking tulong nun. Sa kapatiran. Ayun, na remind lang ako sa part na 'yon. And yung knowledge natin na hindi alam ng kapatiran, wag natin ipagdamot 'yon. She's ito yung obligation eh. Sa ito nga yung sinasabi ni si John Owen with his explanation na it is our obligation and to fulfill yung fulfillment ng role na to is mutual edification. Ito yung pinaka-purpose ng pag-share mo na para sa kapatiran. Yun lang. Thank you ulit. Thank you, bro. Thank you. So, isa lang din sa idadagdag ko. Nalala ko yung hiya eh. Usual kasi dalawang pinagagalingan ng hiya eh. It's either hindi mo alam o hindi ka sigurado sa sasabihin. So, naalala ko lang dahil napaka... Pag nag-observe ako no, sa mga BR, nalala ko pag nagbi-BR, talagang yung ERBC, sila tat silang nag-uusap-usap. Pero hindi sila nagsasawa. So sana tayo wag tayo magsawa. Dahil yung ebanghelyo na sa babanggitin mo, makikinabang yan yung kapatid mo. Hindi man natin maiisip o hindi man natin mapansin na yung bawat sasabihin mo eh makaka-apekto sa ano. Isipin natin, yung ebanghelyo na yan, naalala ko na naman, pinagkatiwalaan tayo ng ebanghelyo. Kaya sana wag natin ipahihiya, wag natin i-neglect yung ating duty to share. Malaking bagay yun. Malaking tulong. Hindi naman natin sabihin, hindi man tayo directly makatulong sa taong sinasabihan natin.
Pero baka dahil sabihin natin, yun yung magpanatili sa kanya. Okay? So sino pa? May mga questions? Si Paz, may clarification pas. Yun. Napakaganda nung topic at salamat sa labor, brother. Yun lang. Then, basahin ko lang ulit yung rule. Kasi rule siya, so dapat sinusunod. Apo. Believers should engage in frequent spiritual conversation for edification according to the measure of their gifts. Practical application, ito, yung ginagawa natin ngayon. Na kung may tanong nyo kasi maaaring may sagot na kayo sa tanong nyo, pero baka yung iba hindi alam. So makakatulong na itanong din natin for the sake of others. Tapos, kung may kagaya insight, gaya ngayon, na-bless ako sa sharing ni Sister Angelique sa insight niya. Pati ni Brother RJ. Encouragement yun eh. So, kumbaga wag nating tikisin yung mga kapatid natin sa encouragement. Kasi yun yung dahilan pa tayo nandito. And kung hindi natin gagawin yun, hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos, patay nagtitipon. Bukod doon, sagutin natin yung questions. Kasi may question eh. Diba? Sasagutin ko. Sige po, Pas. Masasagot ako isa para masimulan. Kasi may Pas po. Okay. Gutom na yata sila. Pero mga sarap yung pagkain natin yan. Pero sagutin natin. Sayang naman. Lalo pinagandaan ito ni Brother Richard. Number one, does John Owen mean that there is to be no small talk between Christians? Ano ba yung sabihin ng small talk? Small talk, yung oh bro, kamusta? Balita ko, may bago kang aso. Ah. Yung ano lang, kamustahan. Simple kamustahan. Hindi yun yung pine-prevent na mangyari ni John Owen. Walang masama sa small talk kasi most of small talks are introduction to a deeper conversations. So, magiging masama lang yung small talk kung nakikipag-usap ka lang sa kapatid mo for the sake na makausap mo siya. Walang depth, walang laman, walang antag dito. Yung walang sustansya yung usapan na puro small talk na lang. Oh, kamusta? Para last week, tinanong muna siya, kamusta yung aso mo? Next week na lang, kamusta yung aso mo? Parang there is no intellectual or spiritual dito yung connection sa mga usapan. So, ibig sabihin, if you will understand clearly yung sinasabi ni John Owen, sa mga pag-uusap natin, not necessarily lahat ng usapan is spiritual in nature, no? Na puro theological yung mga tanungan. Kamusta hindi natin yung personal na may i-relate natin doon yung mga natututunan natin. Yun yung makita nating application nun. So, kung nag-start tayo in small talks, lalo na hindi naman tayo lahat kunyari close. Kunyari, no? Hindi tayo lahat magkakilala pa. Laki-laki kasi na church natin. Ang dami natin, di ba? So, necessary yung small talks. Pero dapat, habang nag-grow tayo sa faith, nag-grow tayo sa pagkakilala sa Panginoon, dapat nagkakilala rin tayo sa isa't isa. So, ang pangit ng small talk, pangit yon kung hanggang small talk na lang tayo, dapat nag-grow, nagiging deeper, kung paanong lumalalim understanding natin sa salita ng Diyos, lumalalim natin din yung understanding natin kung sino yung kapatid natin na kinamatayan ni Kristo Jesus at tiligtas niya. At doon, mape-prevent yung mga problema, yung mga issues. For example, hindi mo ma-figure out yung isang tao, bakit ganito siya? No, bakit ganito siya magsalita, ganito siya kumilos, ganito ganyan. Hindi kasi natin yun siya pakilala. Pero once we engage in conversation, in a deep conversation, seasoned with salt, guided by the biblical principles, at kung ano yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, nag-aaralan natin, ay ano yun, very beneficial sa isa't isa. What are the motives that keep us from the kind of spiritual conversation
that he is describing. Ano yung mga motibo? Kanina, nanggit ni Brother Richard yung hiya, no? Minsan, dumarating yun din yung part ng katamaran. Natamad tayo. Nakakatamad mag-engage sa tao kasi nakakapagod. Ganun yung deception sa atin, nakaaway. Nakapagod eh. Napapagod na ako. Or, minsan, hindi lang katamaran, nagiging selfish tayo. Kagabi, I shared yung scripture sa kalalakihan in 1 Corinthians 15:58. Sabi doon, be strong, stand, ano yan? Yung word na ginamit. Be steadfast, be immovable, always abounding in the works of the Lord. Sa Tagalog, magpakatatagog, matinag, laging magsipag sa gawain ng Panginoon. Sa English, always abounding in the works of the Lord. Sa Tagalog, magsipag. Yung nag-a-abound ka sa work ng Panginoon, kasama sa work ng Panginoon is yung sharing ng salita ng Diyos. Yung pagkausap natin tungkol sa salita ng Diyos. At labor yun. Yung pinapasalamatan natin na, brother, salamat sa labor mo sa pagtuturo. Pastor, salamat sa labor sa pag-aaral at pagtuturo. Labor din sa atin, no? Hard work din to share kung ano yung mga natutunan natin. And ito yung lately na observe ko. Pabilis na ng pabilis yung pasahan ng mic kapag review. Either wala tayong natututunan, hindi tayo nakikinig sa preaching, or ayaw natin mag-share. Dalawa lang naman yun eh. Diba? So, nakakalungkot yun. Nalulungkot ako kasi if there's one thing na distinct sa church natin, is yung review natin. I don't think na maraming gumagawa nun sa maraming churches. Sila Pastor Joseph Pelejo sa ERBC, kinoment niya yun. So, napakaganda yun. Napakaganda nung ganong klaseng practice. At kung makaka-impluensya yun sa ibang mga kapatiran, maganda. No? At siguro ito yung isang part ng pagiging church na, o pagiging na kinokovenant tayo bilang isang church na sana i-maximize natin. Pasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ng pagkakataon sa gawain ito, sa outreach na ito, na ma-voice out natin kung ano yung natutunan natin at yung mga questions natin. Hindi tayo, tag doon, na sa-sensor sa mga thoughts natin at sa mga dapat nating sabihin. And the moment, sabi nga ni Brother Richard kanina, the moment na tumahimik tayo, the moment na hindi na tayo magsalita, eh mabubulok na tayo niya. Mapapanis mga laway natin. Walang benepisyo sa kapwa natin, Kristiyano, kung hindi tayo nagpo-voice out ng ating mga learnings or tinatamad na tayo. No? So, yun ang malaking observation ko na tama ba ako, mga kapatid? Na-observe na rin ba? Obvious naman pagka-review. So, yun yung ano sa akin, malaking question. Either hindi natin naiintindihan, which I doubt, or hindi tayo nakikinig. Ay, tatlo pala. Kasi yung isa rin, tinatamad. Tinatamad mag-share. So, wag nating i-shortchange yung isa't isa. Wag nating bitinin yung isa't isa. Lalo kung meron tayong mga dapat ma-encourage sa isa't isa. Kasi ano yun? Gift yun eh. In connection to this, sabi, let all useless talk be put away then. The time is short and the days are evil. Let us be convicted that we have neglected so many previous opportunities of growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ and of doing good to one another. Marami na tayo nasayang na panahon. Marami na tayo naaksayang panahon. Maikli ng panahon and the days are evil. Pasama ang panahon. Oy, mga pre-mail dyan. Posted. Pasama na pasama doon. Bakalindol lang. Dayan. Pabuti ng pabuti. Ang Kristiyano. Pasama ng pasama ang masama. Ayan. So sabi, asa na ako? Let the rest of our few and evil days be spent in living for Him
who died for us, be not conformed to this world or to the people of this world. Sa loob ng isang linggo, ilang oras lang tayo nag-spend ng time with each other as a fellowship. No? Kagabi, sabi ko sa mga men, parang patras tayo. No? Kasi kagabi, tatatlo lang kami dito, men's fellowship yun. Supposed to be physical gathering, tatatlo lang kami. So, I was admonishing them na, patras tayo ah. Birthday pa naman ni Hermar kagabi. May paletsyon pa naman. Ayun. So, yun, encouragement and rebuke sa atin na mag-move forward tayo na i-maximize natin yung pagkakataon na makapag-share sa isa't isa, ma-pour out natin. Kasi onti lang, maikli ang panahon natin in view of eternity. Sa onting natitirang masamang panahon dito sa mundong ito, kailan pa tayo magiging asin at ilaw? Kailan pa tayo magliliwanag sa mga kapatid natin? At siguro, tingin ko, wala tayong karapatan siguro magreklamo sa nakita nating flow ng kapatid natin kung hindi naman tayo yung nagiging source ng liwanag at ng preservation niya. So, para ma-prevent yung mga ganon, ugaliin natin at ito, napakaganda, duty natin to bilang Kristiyano. So, meron pang dalawang question yata, no? Isa na lang pala, no? Tatlo lang kami. Pwede nyo rin sagutin yung iba at yung, meron pa tayong oras. Yung three natin, how might these obstacles be overcome? Yun, paano natin maiwasan yung mga obstacles niya? Sige po. So, yung warnings kanina, yung sinabi ko, no? Baka may share kayo. Thank you, Pas. Hello, mic check. Yeah. Ayun, sobrang encouraging itong topic sa... Tapos, Kuya Pichard. Ayun, siguro bago ako sagot... Try kong sagutin yung pangatlo. Pero bago yun, na-encourage ako dun sa last part ng explanation ni John Owen na the scriptures given above show this, particularly with respect to the gifts of prayer, exhortation, instruction from the word encouragement. The fulfilling of this duty of mutual edification is an obligation upon believers. So, lahat may parte. Gifts of prayer, exhortation, instruction from the word. Then, yung last part, the fulfilling of this duty of mutual edification is an obligation. So, yung obligation sa mutual edification ng kapatiran ay nakapataw sa mga pananampalataya. So, alam ko nasasabi natin na yung edification ay huwag mo hanapin sa labas, sa unbeliever. Gusto ko lang ma-emphasize yun. Then yung siguro, try ko sagutin yung number 3 na how might these obstacles be overcome? Yung mga obstacles na tinukoy dito, yung tulad nung sa mga verses, Ephesians 5:4 na filthiness, foolish talks, crude joking, out of place, then yung mga malice, murmuring, yan yun, slandering, yan. Paano siya ma-overcome? So, una, nung na-brain ng Panginoong Jesus na from the abundance of the heart, the mouth speak, na malaki na makonsider natin na yung laman ng puso ay yung sinasabi. And then, so, therefore, ang kailangan ayusin o kailangan nating i-mortify o i-sanctify yung puso ng isang mananampalataya. Tapos, si James o si Santiago, ang ganda nung tinapit niya to sa chapter 3 niya na the tongue is small member, yet it boasts of great things. Sa chapter 3, verse 1 to 12. Then, nasabi mo rin kanina, Kuya Pichard, na lahat tayo guilty. Sinabi rin ni Santiago yun sa verse 2 na, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. So, walang perfecto. Kumbaga, pero nababaano to, nasasanctify to. Kanya sinabi niya dito na yung maliit lang yung parte ng bibig pero na nakokorrupt
malaki yung epekto. Sabi ron, sabi rin ni Santiago na yung bibig para siyang apoy lang na maliit, pero pag ilagay mo dun sa forest, lahat. Then it is a tongue is set among our members staining the whole body. So napakalaking ano, napakalaking epekto kapag hindi na o mali yung pinaggamitan. Sa verse 5, yung sabi ni Pop Santiago na, yet it boasts of great things. Kumbaga, pwede natin gamitin yung bibig natin to praise God. At the same time, i-boast yung ebanghelyo. Pero mas pinipili dahil sa sinful nature natin, which is diniscuss din ni Pop, ni Santiago sa chapter 1 na about sin and temptation. Pero, yun, habang inaaral ko para sagutin nito, gusto ko sagutin niya, ano, agamit yung may book sa chapel library na binabasa ko lately rin. Ito yung diniscuss niya, kaya ibabahagi ko rin. Sa Evil Tongues to, ito yung book ni saan yun? Ayun. Thomas Watson yan, and Richard Baxter. Sabi nila, so after nila i-discuss yung evilness ng tongue, diniscuss nila kung paano ito ma-resolve. Paano ito anong gagawin natin? Yun. Ayun din mismo same ni John Owen. Siguro ang ibahagi ko na lang yung mga later part. The Prince of Purity. Hindi ko makita, pero pero yung pinakapunto doon, yung grasya ng Panginoon yung kailangan mag-sanctify o magbago yung laman ng puso. Pag nagbago yung laman ng puso mo, magbabago kung paano ka magsalita. The more na yung puso mo ay pinapasok o mas ina-embrace mo yung mga mundo, at hindi ang si Kristo at ang Ebanghelyo, the more na magsasalita ka ng mga mundo. At the more na, ayun, binabasa mo o pinagpapagal mo yung sarili mo na magbasa sa salita ng Diyos, the more na yung ma-i-store sa puso mo. So, kung gusto mo ma-overcome yung evil tongue o yung evilness ng bibig natin, baguhin mo yung source nito, kundi yung puso. Siguro ayun na lang yung akin. Ayun yung idadagdag ko dun sa mga magsasagot ng pangatlo na how might these obstacles be overcome? Change heart, and specifically expected yon sa mga believer. Yun lang. So yun bro, salamat sa ano, sa insight. Hello po. Ayan po. Sundan ko lang din yung insight kay Mark. Sa may number 2 po, sabi, what are the motives that keep us from the kind of spiritual conversation that he is describing? So, bukod doon sa mga sins na nabanggit, under tayo sa spiritual conversation, sa mga na-experience ko dito yung distinction ng gifts. For example, yung isang conversation, meron siyang gift of teaching. Nagkakaroon tayo ng discouragement na mag-share ng any spiritual things sa may gifts of teaching. Kumbaga, anong nangyayari? Nadi-discourage. Ako personally, may time na parang ayoko i-share itong mga bagay na to sa kapwa kong mananampalataya kasi in back of my mind, iniisip ko baka ito. Isa sa mga mistake ng isang Christian, i-assume na alam na ng kapwa natin believer yung specific topic
especially the gospel, kahit lagi natin siya nairinig, no, we cannot master the gospel itself. Kaya isa sa mga nagiging motive para maiwasan yung spiritual conversation, eh, i-assume natin nga na alam na ng kapwa believer natin na, for example, si Herman, knowledgeable siya, for example, pagdating sa eschatology, then ayaw mo na i-share yung mga ideas mo regarding sa eschatology, regarding sa ibang topics, anong nangyayari? Or sa mga mas mas tinitingnan nating mga mas mature sa atin sa faith, kaya anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng takot mag-share ng salita ng Diyos kasi we are afraid to commit mistakes. Kaya isa sa mga beauty ng church, dahil may distinct gifts tayo, yung distinct gifts na yun, nag-harmonize siya sa isang church para mag-function. Personally, na-encourage ako kasi exactly yung sinabi ni Kuya Pichard regarding sa may illustration niya kay Kuya John Paul, na pupunta siya sa different believer kung ano yung pangangailangan niya sa certain knowledge. Kaya yun yung beauty ng church, eh. Hindi tayo, pare-pares tayong inadapt ng Diyos, pero may distinct gift tayo according sa graces na binigay ng Diyos. Kaya ayun, isa rin sa mga encouragement ako personally na huwag tayong ma-discourage paraon ng spiritual conversation, na kahit mas mature sila sa faith, kahit mas ahead sila sa atin pagdating sa pananampalataya. Kasi kahit babes and infant pa lang yan sa pananampalataya, may matutunan tayo dyan. Kaya iwasan natin yung ganun distinction pagdating sa maturity in faith. Kaya iniiwasan natin yung spiritual conversation. Kaya, ayun, as we grow in faith, hello. Ayan. Ano ko na rin din, dagdag ko rin sa insight, yung pinanggaling ni Christ, sabi, wag mong sabihin to sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, na pinanggaling kita kasi hindi pa tama mga oras. Iniisip ko yung, eventually, sinabi niya rin, eh, kasi hindi niya makakontain sa puso niya yung greatness ng Diyos, eh. So, sana ganun din tayo, no? We should verbally na ipakita sa mga mananampalataya natin na ito yung graces ng Diyos. Ganito yung binago sa atin. Kaya, totoo, same ng discouragement din kay Paz, na kapag hindi ko rin naririnig yung mga believer or mga ka-church natin na hindi nagsishare. And, ayun, nga, as church, huwag natin i-assume lagi na nga, alam na ang kapwa, dahil nga, araw-araw natin nakakalimutan yung gospel, at araw-araw din dapat natin tayo ma-remind. Yan lang pa. Thank you, bro. Maganda yung message. Yan, bro. Sige. Ano lang, ihabot ko lang yung sasagot ko kanina sa pangatlo, na paano ma-overcome yung mga obstacles o yung mga king no filthiness, mga hindi kaaya-ayang mga salita. Sa Mateo 12, ito yung isa rin sa ano sa akin. Sa verse 36, Matthew 12 verse 36. Basahin ko yung Tagalog para ano. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. 37, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka. Baka pinapaalala sa atin na ng words na sabi. I-credit sa atin lahat. Ayun lang siguro, para maiwasan natin yung mga hindi magagandang dito. Thank you, bro. At hindi beneficial. Sige, bro. Insights na lang, pare. Sige. Ay, bro. Baka may question. Eh, mga gusto kong sagutin sa questions. Sound check? Ganda ng rule.
mananampalataya, dapat talaga tayong mag-usap-usap. Ba parang join together. Kasi doon nakikita natin yung ano eh. Bawa sa pag-conversation natin, nalalaman natin yung pinagdadaanan ng bawat isa. Nalalaman natin na, ay, mas malakas pala siya kaysa sa akin. Nakakala ko, mas magaling ako. Na hindi pala. Na na-encourage din tayo na pwede rin tayo ma-rebuke sa mga sinishare ng bawat isa. Hindi, napakalaga no, kasi nagpapakita yun, magpapatibay natin bilang isang mga tupa. Kasi nga, di ba, may hina tayo. Kailangan natin ng sama-sama para maging malakas tayo. So, napakahalaga nung gathering together natin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. So, yun lang. Thank you, bro. Sige po. Kaya pa, no? So, sige. Baka mayroon pang gustong mag-share ng insight or sasagot dun sa questions. O baka may iba kayong question. Iba dun sa... Ayan, si Brother Chester. Sa Google ba, bro, meron? Pa-check na. Baka meron. Okay. Hey, ayan. Sa akin, ano, testimony. Hindi, ano, yan. Share ko lang yung, kasi about dun sa mga pag-uusap, kung ano yung ano, kinalabasan dun. Kaya napakahalaga talaga niya, no? Kasi nga ako, ano, nung nasa kabila pa tayo, nasa kabilang venue, na rinig ko nag-uusap sila, Brother Mark, about sa mga books. Eh ako, ano, wala naman talaga akong, ano, may idea ako, pero parang hindi ko pinupush yung sarili ko sa mga ganun ba. So doon, sumali ako, na-encourage ako na, ay, kailangan pala nung mga ganun. Kasi I think re-review kasama din siya doon eh yung ang soft, di ba, sa pagano po sa amin. Ayun din nung last time din na nag-usap yung mga men pa sa system. Makinig ko na to. Struggle natin. Kasi ako katulad ko, ni Mimon yung ano niya rin, struggle niya sa mga sa pagbaba ng una. Sabi ko, ganun din ako ah. Parang ganun mo ka. Pero nung dapat ko na may kapatid din pala ako. O, kasi nakikita ako siya. Sa bagay na yun. Siguro, itake ko na rin yung opportunity to. Yan, magpapalala sa management, sa patuloy na pagpapaalala. Thank you, bro. Brother Rico. Sige, bro. Nasabi na rin. Hindi, ano lang, mabilis. Katuloy lang nung sinabi ni Chester siguro. Kasi nahirapan din ako magbasa. Kasi grade 1 lang tinapos. Loko lang. Nahirapan ako magbasa. Ang unang thinking ko noon, huwag mo na. Thinking ko. Hello. Ayan. Unang thinking ko noon,
So, kaya hindi ako Hello. Ayan. Hello. Ayan. Kaya, sobrang halaga nung pag-share ng mga kapatid. Kasi natutunan ko yung, ano ba yung sekreto? or way nila sa pagbabasa na hindi naman kailangan agad, ito rin, application din para sa mga nahirapan din magbasa na hindi mo kailangang tapusin ng isang bagsakan or mag-focus ka lang dun sa isang libro. Pwede ka rin lumipat sa ibang libro. Pero make sure na na-reformed ah. Baka ano ng libro binabasa mo, like John Maxwell. And then natapos ko naman si John Maxwell. Hindi lang ako lang. So yun, natutunan ko siya sa simple sharing namin, mga men, yung mga bagay na yon. So, sobrang halaga yung pag-share, sobrang iksi lang ng pag-share natin sa bawat isa. Okay? Mana, may gusto kang sabihin? Check. Yung nabanggit mo kanina, sabi ni John Owen about ordinary, dapat yung fellowship, yung pag-share, dapat ay pangkaraniwan sa isang mananampalataya. Check. Na-share ko na rin to sa women nung nagkaroon kami ng physical gathering na bakit ba tayo nahihirapang i-approach o bakit tayo nahihirapan na mag-open up sa kapatid natin, lalo ng mga struggles natin. And one thing na nakita ko is yung pride. Pride na dahil nagreforma na tayo, nag-aaral, nagkakaroon tayo ng thinking na hindi ka pwedeng maging mahina kapag ikaw ay reformed Christian. Which is sobrang mali. Dahil alam naman natin na sa isang Kristiyano, normal na manghina. Lalo na kapag nakikita mo kung gaano ka makasalanan. Kasi yun yung nagpapahina talaga sa atin eh. And dun papasok yung humility. Na ready ka na mag-open sa kapatid mo na nanahihirapan ka sa every aspect. Kasi pag inisip mo na hindi ka pwedeng mahina, thinking na iniisip mo yung kapatid mo, pag-iisipan ka na hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpipray kasi nanghihina ka. Hindi ganun. Nag-open tayo kasi alam natin sila yung pinakaunang magbibigay sa atin ng encouragement. And at the same time, yung isi-share natin na struggle sa kanila is magiging encouragement na sa kanila. Na nakikita nila naging struggle ka pero nananatili, pinananatili ka ng Panginoon na hindi sila mag-isa na humaharap sa ganong pagsubok. And dapat karaniwan yun sa atin. Dapat hindi siya pahirapan, hindi dapat siya maging burden na dapat ganito yung gawin ko. Which is dapat naman talaga, pero hindi mo siya ipupush to the limit na parang nagiging burden na siya sa'yo na pupunta ka sa fellowship for the sake na makita ka doon present. Which is encouraging, pero nandun ka lang, encouragement na yon. Pero yung magsasalita ka, magsishare ka ng struggle mo. Kasi ito yung, ito yung na-experience namin before sa dati naming church. Na hindi nahihiya mag-open. Sobrang walang limit sa pag-open up ng struggle. Doon kami na-train talaga kung paano mag-share, kung paano mag-open up nang hindi walang reservation. Kaya nung nakita ko na ganito yung nagiging struggle ko personally, sabi ko parang may mali sa akin, bakit hindi ko kaya mag-open? Tapos doon ko nakita na kailangan talaga na natural. It will all come naturally kapag ka
tama yung heart natin, tama yung pagtanggap natin sa mga natututunan natin. So ayun, nawa, wag tayong matakot na mag-share ng mga struggles natin. Wag tayong mahihiya mag-share ng mga struggles natin kasi kalakasan yun sa kapatid natin. And at the same time, wag din nating, yung question ko is ito, yung tungkol sa paglapit mo sa mga taong expert or biniyaan ng Panginoon sa mga ganong aspeto ng buhay, paano siya hindi magiging danger na dun ka na lang lalapit at i-isolate mo na lang yung sarili mo na wala ka kundi yung tao na yun. Ano yung dapat na tingnan, di ba, yun nga, to, and check, na gagawin mo is dun ka na lang nandun lalapit, i-isolate mo na lang na parang yung iba mo kapatid eh, hindi ka matutulungan. Ano siya, hindi magiging ganun na yung mangyari. So, yung question mo is, ano nga ulit? paano siya hindi magiging ah, okay. Okay. So, yun nga, nabanggit ko kanina, no? There's always a certain person na namamaster nila yung mga area. So, isa sa mga benepisyo ng isang simbahan, yung makita natin yung mga kanya-kanya nating kahinaan. So, nabanggit mo na rin kanina na dapat hindi tayo wag natin i-reserve yung ating mga ano, yung mga kahinaan. Dahil ano eh, sa although maging may effect to dahil siguro dahil naging trauma to sa dati nating naging church. Yung mga binibigay nating mga kahinaan natin eh nagagamit sa maling kaparaanan. Pero tayo ngayon bilang pumapasok sa simbahan, napakabuti ng Diyos dahil tayo'y niligtas niya sa ganung mga bagay na tayo'y pinagkakaisa niya. Then yung questions na baka itong bagay na to hindi niya alam. Yun nga eh, pride kasi yun. It's a point na bakit mo pag-iisipan na hindi niya kaya. Kaya nga kailangan natin maging ano din, maging responsibility rin natin na kumausap ng iba dahil baka doon tayo matuto eh. Kasi yung, for example, sa trabaho, struggle mong sumunod sa boss mo dahil napaka-toxic. Kausapin mo yung kapatid mo na pinagtatagumpayan yun. Alam mong effective siya doon. In a sense, doon mo ma-address ano yung kahinaan mo, yung kulang mo, ano yung pwede mong matutunan. Sa pamilya, paano mo ma-overcome yung topak ng anak mo? Hindi mo alam kung paano ay a-address. Kausapin mo yung mga marurunong. O sa mga bagay na hindi kasi siya more on for ano lang eh. Yung sabi nga ni Paz, hindi lang siya more on for spiritual lang. Na ito lang dahil ano, no? Na yung mga pinag-uusapan natin is more on spiritual lang. Hindi, kasama sa pamilya natin, yung mga ina-address natin sa mga bagay na pang-normal nating inaharap. Kasi kung hindi natin i-open yung sarili natin, hindi, kasi ano lang eh, ito lang yung pwede kong i-open. Baka nga kasi meron kang nire-reserve. Ayaw mong makita nila yung kahinaan mo. So kagandahan sa responsibility na isa sa mga responsibility din natin, duty natin, hindi lang tayo panay salita, no? Hindi lang naman tayo panay encourage na ano. So kagandahan ng function nito, conversation, hindi siya laging receiving or hindi siya laging sending. Dapat may receiving din siya. Kung meron kang hindi alam, magtanong.
Kung meron kang hindi kaya, mag-advise, mag-seek ka ng advice kung sino yung marunong. Yun, doon tayo nag-grow eh. Doon tayo, yun yung isang kaparaanan ng Diyos kung bakit ka lalago. Kaya yun yung ano, yun yung isang sense kung bakit kailangan mong kausapin yung mga iba mo pang kasama, hindi lang sa isang certain na tao. Dahil baka mamaya parehas kayo pala ng struggle, sino kakausapin nyo? Diba? So for example, sa pertaining the scene, may struggle siya in the gossip or ano, slandering. Parehas pa kayo nag-uusap, eh, din pinag-usapan nyo ng ibang tao. Diba? So, seek, ano, seek right person kung sino yung pwedeng kausapin regarding doon. So, yun lang yung nakikita ko doon, sis. Si Pas, may... So, ang tanong-tanong, sis, paano maiwasan yung danger na maging dependent ka lang doon sa isang tao? Rule of thumb, lahat po ng miyembro... Check. Lahat ng miyembro ng isang iglesia ay dapat nakadepende siya sa pastor niya. Okay po? Kasi ang pastor, ang regalo ng Diyos, ang regalo ng Diyos sa iglesia para alagaan ang kaluluwa ng bawat isang miyembro. So dahil doon, first and foremost, nagsisik ka ng guidance sa pastol. Yun yung nagpapastol. So that's number one. Siguro yun ang magiging, kumbaga, kung danger ang pinag-uusapan, walang danger doon kasi tama yun. Nalapitan mo pastor mo, kausapin mo siya. Dito lang tayo sa facet muna na to. Ang dangerous, kung ayaw makausapin yung pastor mo kasi ayaw mong marinig yung sasabihin niya. Kaya hanap ka ng taong gusto mong kausapin na makaka-receive ka ng gusto mong marinig. That's dangerous. No? So, yun yung isang danger. Okay? Another danger doon, yung pag isang tao lang lagi ang kinakausap. For example, rule of thumb, syempre dapat, sabi nga ni brother, ano, kung saan ka magaling o kung saan yung gifting, kung saan, halimbawa, ang problem mo ay marital problem. Huwag kang kakausap ng single na para humingi ng advice. Hindi naman sa wala siyang masasabing maganda doon or kung ano man. Kasi may mga pastor na single. Paano yun? There is an exception naman. Pero, ang laking tulong na yung kakausap doon, na-stuck. Na-stuck yung doorbell natin. Ayun. Ano siya sabi ko? Napaka... Ha? Ano daw? Na ang kausapin mo ay hindi mature sa faith, yung hindi kayang i-take kung ano man yung question ba yan or kung ano pa man dahil sa ganong kapasidad niya, hindi kaya ng capacity niya. So, important na hanapin yung mature sa faith. Tapos, yung sabi nga ni Brother yung competency. Nandun dapat yung consideration. Kung single ka, no? Ingat sa paglapit sa opposite sex na maghingi ng advice, lalo na kung nagiging dependent ka na dun. Kung dun at dahil nga iniiwasan natin yung untoward na mga feelings na hindi maganda, maganda na gamitan ng wisdom. For example, kung lalaki ka, marami namang kalalakihan na pwedeng tumulong. Una, yung pastor, tapos yung the rest. Kung babae ka naman, i-maximize yung use ng mga ate at ng mga nanay sa simbahan. Yun yung dapat makita. Wag maging short-sighted sa mga maitutulong ng ibang tao. Minsan kasi kaya gano'n na nangyari, may prejudice na tayo eh. So, kailangan din, para maiwasan yung danger na yun, na maging dependent ka lang sa isang tao, evaluate yourself. Tignan mo rin sa sarili mo. Ano ba yung objective ko, ba't gustong ito yung kausapin ko sa bagay na ito? Ano ba yung hinahanap ko?
Am I just looking for comfort? Naghahanap lang ba ako ng kakampi? O gusto ko yung counsel, yung godly counsel na maibibigay ng salita ng Diyos. So yun, napaka-important. So sa church natin, napakaliit pa natin, maganda ma-practice natin yun, no? Dahil, ano eh, hindi pa tayo ganap na simbahan, pero kung ma-establish natin ganung culture, yung ma-normalize, ordinary, ma-normalize siya, hindi ba napakaganda nun na gagaan yung trabaho at balikat ng bawat isa? May practical example ako dyan. May counseling kami ni Brother Art at napakabigat. Napakabigat nun. Sobrang bigat nung counseling. And ang advice ko sa kapatid ay kumausap ng mga kababaihan or magpa-counsel or mag-consult ng kababaihan kasi hindi lahat ng bagay ay kaya kong tugunan sa mga ganong klaseng pagkakataon. So, kahit pastor na ako, no, meron pa rin ako mga imposible, mga kahinaan pa rin ako na kayang punuan. Check. Na kayang punuan ng ibang kapatid. So, very fruitful na nare-refer natin sila. Wala ni isa man dito magsasabi na alam ko ang lahat. Wala naman talaga. Diba? So, maganda na maging kagamit-gamit tayo sa isa't isa. Imagine kung hindi lang isang tao ang nagbubuhat ng isang tao, magaan. Kasi eventually, mababurn out yung... may pinag-usapan ni Chester eh. May kaibigan siya, kausap niya kagabi, na sinishare na meron silang tropa na paulit-ulit lang yung nirarant. Paulit-ulit. Eh, nagsawa na rin yung nakikinig. Kasi yun at yun eh. No? So, ano yun? Rant yun ah. Hindi man lang counseling. So, nakaka-frustrate yun. No? So, let's carry burden by making sure na hindi tayo nag-a-add ng burden, but rather na bubuhat natin ito. Bubuhat, na-alleviate natin. Ayun. Tapos, maging honest din yung nagka-counsel. Kung hindi niya alam, hindi siya ng tulong. May, ano tayo minsan eh, yung messianic complex. Gusto nating iligtas ang buong mundo. Ay, ganun. Minsan naman, may tinatawag na skite syndrome. Yung skite syndrome, kahit di mo alam, alam mo. Alam niya yan? No? Explain ko ah, story ng isang bata. Ano yung skite? Tinanong siya. Eh, yung kite na nasa langit. Kaya skite. So, nag-invento lang siya. There's no such thing. So, nung tinanong siya, nabigyan niya, kahit wala naman talaga nag-exist na ganun. Example lang yun na minsan may ganun tayo. So, we have careful na baka hindi na pala tayo makakatulong, nagiging dependent na sa ating yung kapwa natin, i-refer natin sa iba para beneficial bearing each other's burden. Ayun. Okay, pero itong sasabihin ko sa inyo. Kung isip nyo, mga kapatid, mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, Brother Eddie. Yun narinig ko lagi kapag nag-preach Brother Eddie. Mga magulang at mga kapatid, kung iniisip nyo na maging kabigatan kayo sa kapatid pag nag-share kayo, huwag nyong isipin yun. Hindi. Minsan encouragement, kadalasan, hindi pala minsan, kadalasan encouragement pa nga yun na marinig na pinagkakatiwalaan pala ako. Meron pala akong mayaambag sa buhay nito. Encouragement yun. Lalo sa pastor, huwag niya isipin, naku, nakakalbo na si pastor. Masyado na maraming problema. Huwag ka nang dagdagan. Hindi. Mas malaki problema ni pastor kung hindi niya malaman kung ano yung problema mo at hindi ka niya matulungan. Kasi eventually, poproblemahin niya rin yan. Maganda na sikasuhin na. Huwag na nating patagalin. At the end of the day, pinipreserve tayo ng isa't isa sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya nga sabi, be the salt and light of the earth. Do not hide yung light. Yung ano, ibulalas natin, di ba? Yun lang po, ang dami ko na sinabi, lunchtime. Salamat, sister. So, last na po, baka meron pang insight or question.
Or sa inyo pang gustong sumagot dun sa mga discussion question? Okay na? Bitoy? May insight? Outside? Okay na. Okay, sige. So, i-close na natin yung ating discussion. So, let's pray. Aming Ama, maraming salamat po muli sa oras nito. Salamat po sa natapos naming pagtuturo at discussion. Salamat po sa iyong kaloob na katalinuhan. Salamat po dahil nas nakita namin, Panginoon, ang aming duty na kailangan pagtrabahuhan, kailangan naming obligahin yung aming sarili sa aming sa amin bilang isang parte ng iyong simbahan. Salamat po dahil mabuti ka at kinokorek mo kami sa aming mga kakulangan, sa aming mga katamaran, Panginoon. Panginoon, aming panalangin, Panginoon, patuloy mo kaming iligtas sa mga katamaran, Panginoon. Iligtas mo kami sa pagmamataas, Panginoon. Iligtas mo kami sa aming pagiging sakim, Panginoon, sa na maging parte kami, mag-function kami bilang isang mananampalataya at isang parte ng iyong katawan, Panginoon. Salamat po dahil buhay ang iyong salita, Panginoon, na siyang pumupunit sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po at kaya sa inyo po namin binabalik ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.